Inaasahan na 1 milyong pamilya na Pilipino ang matutulungan ng planong food stamp program ng pamahalaan. Kailan naman kaya ito mararamdaman? Live mula sa Maynila, may unang balita si Nico Wahe. Nico? Iga na magandang umaga, walang duda masipag magtrabaho ang mga Pilipino. Kaso kahit sino ay may hirapang kumayod at mag-isip kung walang laman ng sikmura, lalo na yung mga may hirap nating kababayan. May plano ngayon dyan ang gobyerno. Tulog, gising, pasada. Ganyan ang araw-araw na buhay ng pedicab driver na si Mang Ben. At kung hinahanap ninyo kung nasan ang kain sa routine niya, karaniwang wala raw talaga sa simula ng kanyang araw ang pagkain. Pag lumalabas sa umaga, minsan walang kita sa hapon. Isakto lang pambaon ng apo. Tapos yung pamalengke sa hapon. May matira man, halos pangkape na lang sa umaga. Swerte na raw kung may matirang kaning lamig mula sa hapunan. Kadalasan, ang mabigat na kain na niya ay sa tanghali na kapag dinadalan siya ng kanyang asawa. At kung mamalasin daw sa pasada, sinasakripisyo niya na ang kain niya. Ang mahalaga raw, makakain ng 2 apong binubuhay niya gamit ang 200 hanggang 300 kita kada araw. Eh pagka nasira yung sidecar, naplatan, sira ang biyahe. Minsan talagang hirap ang biyahe rito dahil sa dami na rin ng tricycle. Di katulad nung araw na kami-kami lang sidecar. Ngayon sa dami na rin ng taong nangangailangan, tsamba na lang sa pasero. Ang tricycle driver naman na si Mang Jay, naranasan na raw ang magutom nung kasagsagan ng pandemya. Ayaw niya raw itong maulit, kaya nagsusumikap siya araw-araw para makakain ng 3 beses, ngayong balik normal na halos ang lahat. Mahirap daw ang walang laman ng sikmura. Hindi mga makahanap buhay na maayos, apektado yung pamilya. Hindi namin naisip yun, basta iniisip namin makasurvive yung pamilya namin eh. Silang mga patuloy na nagbabanat ng buto ang layong tulungan ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon sa ahensya, kapag may laman ng sikmura ng bawat membro ng pamilya, mas posible na magawa nila ang mga dapat nilang gawin. Sa ilalim nito, may card na ibibigay sa mga benepisyaryo na magkakaroon ng 3,000 piso kada buwan. Hindi ito mawi-withdraw, kundi magiging parang load na pwedeng gamitin sa mga piling kadiwa market, grocery at mga tindahan. Yan ay para masiguro na sa pagkain talaga mapupunta ang benepisyo. 1 milyong pamilyang parte ng workforce na kumikita ng hindi higit sa 8,000 piso ang target na maging benepisyaryo ng programa. Kaya kailangan kumuha ng certificate sa Public Employment Service Office o PESO na katunayan na kayo ay may trabaho. Binubuo pa ang mga panuntunan at regulasyon dito. Ilulunsad muna ito para sa unang 3,000 benepisyaryo sa Northern Luzon, Mimaropa, NCR, Caraga at Barm. 11 bilyong piso ang inaasahang kakailanganin para sa unang 3,000 benepisyaryo. $3 million ang pondong ibinigay ng Asian Development Bank para sa unang 6 na buwan ng programa. Igan, 4 na taon ang ibibigay sa kada pamilya para makinabang sa food stamp program. 40 billion pesos ang kakailanganin para maihatid yan sa 1 milyong pamilyang Pilipino. First quarter sa susunod na taon, magsisimula yan. Live mula rito sa Maynila, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News.